humahad lang sa mga mabubuting pagbabago, mabubuting reforma na gusto natin ipatupad sa Pasig City. Magdalawang isip na po kayo. Dahil alam nyo, yung kinakalaban nyo po, hindi lang po basta ako. Yung mga magagandang reforma natin, bakit po marami tayong regularize ngayon? Bakit po maraming napopromote na hindi dumadaan sa sistema ng palakasan dahil po yan sa mga reformang pinapakilala natin? Bakit po yung sahod ng mga empleyado natin, lalo na sa mga JO at lalo na sa mga job order natin, bakit po mas mabilis na ngayon kaysa sa dati? Dahil po yan sa mga reforma at pagbabagong pinapakilala natin. Bakit malaki? Bakit malaki po ang natitipid ng pamahalaan doon sa procurement natin o sa bidding, natitipid ng pamahalaan, binabalik natin sa general fund, gagamitin natin sa pagpapatupad ng kalusugan pangkalahatan o universal healthcare. Dahil din po yan sa mga reforma at pagbabagong pinapakilala natin. Karamihan po sa inyo nagko-cooperate, karamihan po sa inyo ginagawa ang trabaho, sumusunod sa instruction, nagbibigay pa po ng magandang input para sa mga pagbabago na pinapakilala natin. Pero ang kinakausap ko lang po ngayon, yung iilan lang naman, baka akala ninyo wala po akong alam sa mga nangyayaring negosasyon at yung iba po ginagamit pa ang pangalan ko. Yung mga kumakausap pa rin ng contractor para makatanggap ng advance. Yung mga ayaw sumunod, ilang beses na tayo nag-budget orientation, eh good luck na lang po sa mga kasong haharapin ninyo. Eh ako po, realistic na tao. Sabi ko nga po, yung mga idealismo natin nakabatay sa realidad. Sa isang daang nakikita kong mali at kailangan baguhin, alam ko po na hindi ko po mababago ang lahat ng yun sa 3 taon. Pero mag-ingat po tayo. Dahil kung kayo po yung nakita ko na malakas ang ebidensya natin na hindi po sumusunod sa mabubuting pagbabago at gumagawa pa rin ng mga illegal at kalokohan, kung kayo po yung isa o dalawa na nakikita ko na kailangan baguhin ngayon na, eh, good luck na lang po sa inyo. Tuloy po ang laban natin kontra sa korupsyon. Tuloy po ang laban natin para sa mabubuting pagbabago sa ating lungsod. Huling paalala na lang po, dito po sa mga sinasabi natin, iilan lang naman, na ayaw pa rin po talaga sumunod, ayaw pa rin na makiisa sa mabuting pagbabago na ginagawa natin. Paalala lang po sa inyo, baka hindi nyo po nare-realize na kapag nilalabanan ninyo yung mga pagbabagong pinapatupad natin, ang kinakalaban ninyo ay hindi po ako. Ang kinakalaban ninyo ay isang buong henerasyon ng mga Pilipino, isang buong henerasyon ng mga Pasigueño na ayaw na po sa korupsyon. Isang buong henerasyon ng mga Pasigueño na galit na po sa katiwalian. Isang buong henerasyon ng mga Pilipino at Pasigueño na gusto na po ng mabuting pag-gobyerno sa ating lungsod. Sa inyong pong lahat na sumusuporta at tumutulong sa mga pagbabago at reforma natin sa Pasig City, maraming salamat po sa inyo. Tuloy po tayong lalaban. God bless po sa ating lahat. Good morning po.